Hello mga kapiks, welcome sa aking YouTube channel. In this video, idedemo ko po sa inyo yung pinakapaborito kong tools sa pag-i-install ng aircon, especially sa mga split type. So maganda tong gamit kong to kasi bukod sa malinis yung butas niya, hindi ka na mahihirapan. Tsaka sakto lang yung piping para sa aircon. So, hindi nasisira masyado yung wall. Maganda yung pagkaka-install. So, sa mga kapwa ko aircon technician or installer, gumamit na po kayo nito kasi talagang maganda po ang resulta. Siguradong matutuwa ang customer nyo nito kapag gumamit po kayo nito. So, papakita ko po sa inyo. Ito po. Ito po yun ah. So, ito po yung pambutas natin ng wall. So, maganda po siya. Ito po. Maganda. So, ito po yung extension ng pambutas. Ito po yung mga laman niya. May kasama na siyang Allen wrench at drill bit. So, ganito po ang pagkakabit nito. Pasok nyo po ito dito. Ito. Tapos, ito ang magsisilbing guide niya. Pasok nyo po ito dito. Mayroon siyang guide para sa Allen. Ayan po. Sa lock. Sa pinaka lock. Ayan po. Pinaka lock. So, pasok lang natin. Tutok natin dito sa lock na ihigpitan natin. Allen wrench. Ito po yan. Ayan po. So, ihigpitan lang natin to. So, shout out nga pala sa mga kaibigan kong installer, si Nico Olagera, tsaka si Nats Basalyote. So, mga pre, kung wala pa kayo nito, bumili na kayo kasi talagang maganda siyang gamitin. So, subukan na to. Ilang beses ko na itong nagamit. So, subukan na po natin. So, try po natin dito. So, set up na natin. Para mas maganda, gagamit tayo nitong mahabang drill bit. Ito ang magsisilbing guide. Tatagos natin to dito sa semento, sa wall. Parang ito yung wall. Tatagos natin to. At check natin to ipapasok. Kasi ito yung magsisilbing guide para dito sa maliit na drill bit. Para diretso ang butas natin. So, mas maganda nito kung may malaking bari na tayo. Kasi sakto lang. Ito kasi medyo nag-wiggle to. Kasi hindi siya akma para dito sa maliit na bari na natin. So, dahil umuulan, lilipat tayo ng pwesto. So, butasin natin to.
So, butas na po siya. So, ito po ang magsisilbing guide para dito. So, try natin. So, mas maganda talaga may malagi kayong barina para sakto tungkon. Dito kasi sa maliit, medyo hirap tayo. Medyo mag-wiggle siya. So, set up natin. Subukan natin. I-align. So, sabi ko nga, tested ko na po ito. So, ilang beses ko na po itong nagamit. Talagang maganda po ang resulta. Ano lang po yan. Gumagalaw itong sa nagkakalaman siya kaya medyo na hihirapan na pupuno ng semento. Yan po. Minsan makukuha natin itong dito. Buong buo pumapasok yan dito. So kaya ito purpose nito may butas to dito kasi dito masusungkitin para makalabas yung buong semento. So, na malapit nang lumabas. So, ayan po. Yun. So, ganyan po yan. Minsan, yan po ang nagiging problema. Kailangan po natin tanggalin yan. Pwede rin po siyang salubungin sa kabila kung nasa pader para mabilis po. So, try natin salubungin dito para mas mabilis.
So, yun po. Maganda, ganun po kaganda yung butas niya. So, saktong-sakto lang po yung piping ng aircon natin dito. Ayan nga po guys, pagkita ko lang sa inyo yung install natin. Ayan po yung resulta ng butas natin. So ayan po, malinis siyang tingnan, presentable, at halos fit na fit yung ano natin, yung piping natin sa butas. Oh, so advice ko lang mga kapiks, lalo na sa mga installer dyan ng aircon, gumamit na po kayo ng pambutas na kagaya ng ginamit ko, kasi talagang maganda yung resulta. Yan po, pakita ko lang sa inyo. Yan po, fit na fit siya, malinis tingnan at presentable. So dagdag pogi point sa install. Yan po. Magandang tingnan. Kesa magbubutas kayo ng mano-mano, yung pagbubutas kasi ng mano-mano minsan mapapalakit tsaka mababasag masyado yung pader natin. So ito, bilog na bilog yung ano niya, yung butas niya, malinis tingnan. So sigurado matutuwa yung customer natin.